Magandang araw mga katribo at as of now binabaybay natin itong CCP complex patungo sa location ng Star City. At mga ilang bloke na lang ang layo natin ay natatanaw na natin yung mga sasakyan ng mga bumbero. At napapansin na rin natin yung usok na lumalabas doon sa gusali ng Star City. Nag-umpisa ang sunog mga bandang alas 12:20 ng madaling araw, October 2, 2019. At ayon nga po sa mga bumbero na nag-umpisa yung sunog sa may bandang stockroom ng Star City kung nasaan naroroon yung mga tela at mga stop toys. At sinabi rin no, nabanggit din ng bumbero na yung ceiling ay yari sa plywood kung kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Nung maaga-aga pa nitong araw ay sinasabi nilang under control na yung situation dito sa loob ng Star City, pero hindi pa rin daw nila ma-declare na totally fire out na. But as of 2:20 nitong hapon ano, sinabi na totally na fire out na yung situation dito sa sunog na nangyari dito sa loob ng Star City. Isa sa nakikita ng mga Bureau of Fire Protection na ang pinagmulan nito ay electrical wiring problem no, at ayun na nga po meron din silang nakikitang angulo ng arson, but iyan po ay iniimbestigahan pa as of now. Katabi lamang ng Star City itong MBC or Manila Broadcasting Company. Dito umi-airy yung mga radio stations like Alab Radio at DCRH at marami pang iba. Naririto rin yung Aliwan Theater. At according nga po sa Fire Marshal ay hindi naman daw po nadilaan ng apoy itong Aliwan Theater. Mayroong 600 na empleyado itong Star City at nalulungkot nga sila kung kailan pa nga daw nalalapit itong Kapaskuhan na isa pa pa nangyari itong trahedyang ito. While sa MBC naman, meron silang 200 empleyado. Ngayon mga katribo, na mula rito, nakikita pa rin natin, natatanaw pa rin natin na yung puting usok na yun na lumalabas dun sa loob ng gusali. At wala naman daw pong nasaktan sa insidenteng ito dahil 10:30 pa kagabi ay sarado na itong Star City. Isa sa pinakapatok na amusement park ay itong Star City. At ang ganda-ganda ng Star City, di po ba? Ngunit ito nga po yung shiner kagabi ng sunog no, ng isang netizens. At ngayong araw nga po, ay ito ay personal natin pinuntahan. Ayan na pong itsura ng Star City. Yan, 3.5 hectares po itong laki ng Star City. At according nga po kanina sa Fire Marshal, no, na estimated value ng napinsala ay nasa halagang 15 million pesos. At yun nga po no, yung amusement rides na nasunog ay nasa 40%, while yung mga roller coaster, carousel at Ferris wheel ay nakasurvive naman. At yan din daw po ay tinitingnan kung makakapag partially operated this December, ngunit yan nga po ay didesisyonan pa ng Bureau of Fire Protection kung uubra ba. Bago pa man mangyari yung insidenteng ito, may kumalat sa Twitter na nakarating po sa may-ari, asawa ng may-ari ng Star City na, na si Lisa Makuha, na ang nakalagay po doon ay Star City will dying soon. Yan, at yan nga po nga iniimbestigahan ano, kung madidetect daw po kung empleyado daw ba ng Star City ang nagkalat ng tweet na ito. Tatlong dekada na rin itong Star City at tsako maraming bata ang malulungkot. At sino nga bang bata ang aayaw pumunta rito? At halos lahat ay tuwang-tuwa kapag naririnig pa lamang itong Star City. At huwag tayong malungkot no,
At kung meron mang nawala, tsak na merong papalit at may darating na bago. Siguro panahon na rin na magkaroon ng bagong Star City.